naman sa ating channel. Dahil tapos na Christmas at New Year, siguradong meron kayo mga ham na natira sa inyong mga ref. Ito at bibigyan kayo ng isang recipe na siguradong magugustuhan ng mga anak nyo. Siyempre, umpisahan natin sa pag-prepare ng mga ingredients. Sa sibuyas, kung gusto niyo na medyo matamis-namis, yung puting gamitin niyo, at kung gusto niyo naman ng medyo spicy, yung red ang gamitin niyo. Hiwain ang pino ng mga sangkap. Pero kung meron kayong food processor, mas maganda kasi mas mapapabilis ang preparasyon nyo sa mga ingredients nyo. Pakluan naman ng 10 minuto ng patatas. Isunod ang tatlong slice na ham. At parsley. Option na lang po ito. Pwede pong celery ang gamitin nyo o kahit anong herb na meron kayo. Ako kasi, ito ang available sa kusina ko. Kaya itong ginamit ko. After 10 minutes, luto na ang patatas. Turn off na ang fire at ulipat na natin sa isang lagayan. Pagkalipat natin sa isang lagayan, imash na natin ang ating patatas. Kailangan durugin siya na mabuti hanggang sa maging pino siya at walang matira mga buo-buo. After natin madurog ang patatas, lagyan ng 1 to 2 tablespoons ng cornstarch. At haluin mabuti para lahat makapita ng cornstarch. At pagkatapos, ilagay na lahat ng mga ingredients na hiniwa.
lagyan ng asin, paminta, at susunin na paborito niyong gamitin. Lagyan ng isang pirasong itlog. Alam mo buti hanggang sa mag-incorporate lahat ng ingredients. Takpan pagkatapos at ilagay sa freezer ng mga kalahating oras para medyo tumigas. Mas madali kasi siyang bilugin kung mas matigas. After 30 minutes, uumpisahan ng bilugin ang nahalong mga sangkap. Pwede nyo rin gawin sa kung anong shape na gusto nyo. Bago umpisa ng pagbilog, lagyan muna ng oil ang kamay upang hindi manikit sa kamay ang gagawin ang bibilugin mong mga rockets. Kahit anong shape pwede nyo gawin. Nasa sa inyo kung ano gusto nyo. Pwede nyo gawing bilog, pwedeng heart, pwedeng rectangle, and square. Kapag tapos ng bilugin lahat, isusunod naman na paglulungin sa cornstarch, itlog at breadcrumbs ang ginawang croquette. Kapag natapos na i-coat lahat ng croquettes, oras na para iprito ito. Magpainit ng mantika sa kawali bago ilagay ang croquettes. Ang dami ng mantika ay kailangan nakalubog ang kalahati ng pipirituhin.
Kapag nag-golden brown lang, pilipin ko pwede na balik ka rin. Kapag nabalik na ang pinipito, saglit na lang at ito na yun. At pwede na ahungin. Ito na, ito na ang ham and potato croquettes. Malambot sa loob at crispy sa labas. Sigurado magugustuhan ng mga kids. Hanggang sa mga susunod na videos.